morning, guys. Pangat mo ko, parang kong tima. Good morning, guys. It's now 6 o'clock. Basta, malapit na mag 6:30. 6:22 in the morning. And it's the first day of school for me. August 16, 2021. At ako ay grade 11 na sa school na hindi ko na imagine yung pangalan kasi for privacy purposes na lang din. And pakita ko sa inyo kung paano yung routine ko or paano nangyari yung first week of school ko, pero ngayon papakita ko muna sa inyo week 1. Puntang yung buko, nakaangat pa. Okay, so aga ko magising ngayon. So di ko alam kung ano oras ang pasok namin bukas kasi ngayon palang sabihin yung schedule namin. Kihilamos muna ako at mag-aayos ng buhok ko. Di mo mapapakita ko sa inyo kung paano yung routine ko for the first day of school. So later na lang muna. Later. Isang post sa FB page ay maaaring unang-una baka naman hindi siya. Ayun po. Tayo ng balita before the start of the class. Start ito na, so mamaya na lang ulit. Online class na namin. So, mag-start ito tayo. 7 o'clock na. Okay po, ma'am. Oh my God! Wow! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, grant me each day the desire to do my best, to grow mentally and morally as well as physically, to be kind and helpful to my classmates and teachers, to be honest with myself as well as with others. Help me to be a good sport and smile when he uses well, as well as with everyone. Help me to be a good sport and smile when he uses well, as well as with others. Teach me the value of true friendship. Help me always conduct myself so as to bring credit for my school. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Later. Hey guys, so it's already 9 o'clock na, 9:30. Tapos na yung klase namin a few minutes ago. Then nag-shutdown na ako ng laptop. Then tomorrow, magsisimula na ang regular schedule, meaning 7 o'clock. Gigising na naman ako. Hindi, 7 o'clock ako gigising from Mondays to Wednesdays. Ay, Thursdays pala. Then Friday, 8 o'clock ang klase. So, by 6 o'clock, kailangan ko nang gumising by that time para makapag-ready na. And bukas, papakita ko na naman sa inyo ang mga ganap sa aming first day sa regular class. Kasi orientation pala ngayon. So, yung mga videos, kakat-cut ko na lang yon para hindi masyadong mahaba. So, see you tomorrow! The next day. Guys, good morning. It's Tuesday. Pakinaan, baby. Ang hirap nito. Walang wifi. Aputulan kami. Kanina nag-online ako, pero naka-hotspot lang ako kanina. Yung cellphone na ginagamit ko na pang hotspot, 15 pesos na lang yung load. Sana naman by 8 o'clock, dumating na yung wifi. Kasi may klase pa ako, may second class pa ako ngayon, PE. Sana kung katulad dati, wala na, may mawawala wifi pero wala namang klase. Kaso nga lang, mahirap na may online class na kami ngayon.
So mamaya, pabalitaan ko na lang kayo kung anong ganap pa para malinawanin kayo. Hello guys, so it's still Wednesday. It's now 3 o'clock in the afternoon. Mag-actually mag-alas 4 na. So kanina, wala nga kaming internet kayo ng umaga kasi nga meron lang nagkaroon na ng problem dito sa bahay. So ang ginawa ng papa ko is nagpa-load pa siya. I think yung napa-load niya lahat is mahigit 100 pesos kasi nga nauubos agad yung load kasi nga ang ginagamit namin platform in learning online or pagkakaroon ng online classes is Zoom. So ang ginawa ayun, nag-Zoom kami. Ayun. Kanina sa phone ako gumamit ng kaya hindi ako masyadong nakakinig kanina. Yung ibang class nung sa mga ibang class ko kanina, nalita ko kasi nga nawawala yung wifi ay yung wifi. So nagpapa-hotspot lang ako sa phone ng papa. So kanina rin pumunta rin kami sa kapitbahay namin para makikonnect sa wifi kasi nga lang problema nga rin, hindi rin kami makakonnect, mabagal. So balik kami sa bahay, and then nakakonnect naman ako, then tapos na yung klase ko, wala pa rin kaming wifi. So ang nangyari, tumawag yung papa ko sa sa provider namin, and then kanina ng alas 2, mga mag-alas 3 ng hapon, pumalik na yung wifi at nakatulog ako ng onti kasi nga naaantok ako. Then kanina nung pagkabalik ng wifi, inasikaso ko ni mga kailangan kong ipasa. And fortunately nakapagpasa naman na ako and it's evident naman na sa mga sinabi ng teachers ko. So tomorrow by morning balik ulit tayo sa laptop na setting and mini table tayo kahit mahirap. And I hope po kasala ng aberya. And yun lang, so see you bukas ng umaga. At isa pa ako na 7 kasi ito yung subjects namin tomorrow. 7 o'clock hanggang 9 o'clock, so dalawang subjects na yun, so tigil isang oras, then 12 to 1, so tatlong subjects lang, and mahaba-haba yung vacant naman. So, mamaya na lang ulit, bukas na lang ulit! Day 3. Guys, good morning, it's now Wednesday, August 18, 2021, and it's now the third day of classes, and also the second day of regular classes as well. So, kakatapos lang kayo ng first subject namin na Filipino. Yung itatawag ko na lang para mas mahaba. Tsaka, yung subject namin ngayon is oral com or English ulit. So, ito. Hindi pa kapagay din yun. Naka-login na ako sa Zoom meeting pero hindi pa nag-open cam. Kasi alas 8 pa magsisimula. And may assignment agad kami na ipapasok ko tomorrow as said by our teacher. Kailangan cursive, so that's yun yung kalakasan ko, yung cursive ko. Maganda-ganda pa naman kahit auto. Tsaka mamaya, papakita ko sa inyo yung laman ng aking study bag. Ito. Study bag ko yan. So, ngayon, ito yung ko. So, mamaya, last klase ko before magpahinga, so bago mag-vacant, then may klase pa ko ng alas 12 ng tanghali, hanggang alauna. So, ito yun. So, at natin laptop. Ito, hawak ko ng laptop. So, yun lang muna for this, babalik na lang tayo mamaya kapag bubuksan ko na yung aking salibag. So, mapakita ko sa inyo yung naman. So, dito na lang muna. 1 minute 37 seconds later. Ayun, so guys, hello. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking bag na ginagamit sa pasukan. So, mapakita ko sa inyo yung laman ng aking bag. Ngayon, magdidigtal. Naingat sa inyo. And yung pencil case ko, na punong-puno ng mga ballpoint. So, ballpoint, parang nag-aipot ng mga ballpoint. So, meron akong ballpoint. Mga highlighter. Okay, highlighter. Okay, highlighter tayo, diba? Then, may ballpen. May ballpen pa. So, yung mga laman ng ating pencil.
So, pangalawa naman is itong sticky notes na pahaba. So, nilagay ko to sa bawat notebook ko. Yaro ko siyang banner or sa banner and pan-divide na rin ng notebook. Then, pwede na kong ano, dito, pencil case din na punong-puno ng mga colored pens. Then, syempre, hindi mawawala sa klase natin ang mga notebook na may liit. So, notebook na may liit. Ayan. Ang pula ko sa likod. Ah, ito. Ayan. So, ito yung sa English oral com. May ito naman sa science. So, first and second semester. So, isang taon na itong fourth kasi malaki lakam. Makapal-kapal siya. So, may notes na tayo dyan. So, mamaya susulatan ko to pag pag wala na kaming klase. Kasi papasok kami sa teacher namin sa oral com, yung advisor namin. Kasi yung channel na. Meron tayong apat na notebook na hindi pa nasusulatan kasi wala pang specific requirements sa ibang teachers. And then, meron din tayong notebook here na malaki. Ito, yung sa personal development and in health. Ayan, may divider na yung ating output. Tsaka meron din ito. Ito mga papel na ito, patungan ko para hindi magbakat. Paba. So, ito po yung isang pang notebook na hindi ko pa susulatan. Pero nilagyan ko na yung divider para just in case. Pwede nang gamitin. Then, mayroon din tayong dalawang notebooks na maninipis. Ito yung sketch notebook ko. May notes na marami. Ayan. Ayan. Then, ito. Then, ruler. Nakita ko na at napakita ko na ito. Yun lang yung laban ng bag ko. Unti lang, pero okay na. Kasi, hindi naman ako nag-expect na maraming gamit kasi nga, hindi naman tayo nag face-to-face ngayon. Ano lang tayo, distance learning. So, itong notebook na to, yung mga ito notebooks, this is worth 1 year na rin. Hinahati-hati ko na lang siya sa apat para hindi siya masayang sa papel. Pangit eh, makatanto. So, dito ko na lang siya nalagay. So, starting here is tomorrow, dito ko siya nalagay. Okay, so, yan lang yung laman ng aking bag. So, mamaya, samahan niyo ako mag-sulat sa mga notebooks. Kasi, mayroon akong assignment na pakailangan kong ipasa by tomorrow. So, mamaya na lang ulit. 10 seconds later. So, guys, samahan niyo ako mag-take notes ngayon. Kasi ngayon, marami akong gagawin. So, 2 subjects ang gagawin natin. Oral communication and Filipino. So, tara, samahan niyo ako mag-take notes. Start. Montage. Hi guys, welcome. It's Thursday today and it's 1:51 in the afternoon. Kanina nagklase na ako noong alas 7. So hindi ko na na-vlog 'yon kasi nga full storage na 'tong phone. But later I would try to give you another montage of me doing my assignment kasi kahapon na putol kasi nga wala nang storage sa cellphone ko. And bukas is the last day of the first week of the school year. So, Friday na bukas. And by that time, i-end ko na rin yung vlog. Kasi nga,
busy ako lately. May nagpapahinga lang ako para makapag-refresh man lang. Kasi yung ako kung gumising kanina, mga alas 6 ng umaga. So, bukas, gising tayo ng alas 7. 7:20, ganyan. Doon na tayo gising for tomorrow morning kasi may klase nga ako ng 8 o'clock with my advisor. Sabi na kasi ulit bukas ng 8. So, kailangan ko talaga mag- refresh ngayon kasi mamay busy talaga ako. Dalawang subject ang aasikisuhin ko. Science kasi mag-note-taking ako and then personal development. So may drawing ako dun. So later na lang ulit pag nasa baba na ako. The next morning. Okay, this is the classic Friday, the first day. So, mahal nyo natin sa month day. Kahit mga 5 minutes. Tama nyo ako sa morning class. Okay, so tapos na yung klase namin for today and that concludes my first week as a grade 11 student. So dito tayo move tayo kasi masyadong madilim. Pagpasensya nyo yung electric pan kasi mainit talaga dito. Pagpasensya nyo. So this is all for this week. I hope that you don't forget to hit that like button and share this video to your friends and family. And also don't forget to hit that subscribe button and click on notification bell para ma-update ka sa akin next uploads. So ito na po, dito na po nagtatapos ang ating video. So I hope that you could subscribe to my channel, Road to 400. So bye guys!